For our sakes, no doubt, this is written, that he that bloweth should blow in hope, and that he that thresheth in hope should be partakers of his hope. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Baysabay dito na lang. But I have used none of these things, neither have I written these things, that I should be so done unto me. For it were better for me to die than that any man should make my glorying void. Okay. Yan muna. Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita, Panginoon, na pag-aaral namin. Ako pong manguna sa inyong lingkod sa bawat isa, Panginoon, ng magiging pong paunawa. At balance, Panginoon, ang karakter, Panginoon, dahil ito po'y usapang giving, Panginoon, pera. So I pray na kayo po ang nagturo sa amin. Especially mga bata, Lord, bata pa sila, ang bagay na to, Lord, ay maging malinaw na sa kanila, hindi sila manibago, Panginoon, dito, dahil ito po'y talagang involved, Panginoon, sa inyong gawain. But I pray na kayo pong manguna sa amin. Yung manulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Medyo nasa mood ako. Okay. Okay, so inaalala kong hindi pa ako masyado nagturo sa sa giving. Yung naalala ko lang sa ating Sunday school. So ngayon, ito, 1 Corinthians 9, then 2 Corinthians 8 and 9, puro giving din yan eh. So, balikan lang natin muna yung mga nakaraang chapter. Ano yung naalala nyo sa 1 Corinthians? Ano po? Yung una, mga first chapter 1 and 2, ano yun? Yung mga nag-aaway, di ba? Nagpapaandara, nagpapataasan, di ba? Nalala nyo pa? And then, sa 3, ano yung mga team doon? Ngayon. May fornication sa 5, di ba? Tapos dito pa lang, may nag-go against na kay Paul. Kasi nga, ang background ni Paul, alala nyo naman, di ba? Siya ay loko-loko. Kunwari siyang maka-Diyos, kaso hindi niya kilala ang totoong Diyos. Ganyan si Paul. At marami sa ating ganyan, sa ating bansa, kahit saan, sa mundo. Mga self-righteous, pag na-encounter mo, yan ang mahirap i-win. Yan ang mahirap solve-win, di ba? Kasi kala nila, ligtas na sila. Kahit alam nilang hindi sila ligtas, ayaw nila nang sasabihan sila. So, ano ba yun? So, kaya, natakil din dito yung si Paul, nililinaw niya kung ano yung mga gawain talaga ng lingkod ng Diyos. Okay? And then, yung about the ministers naman, okay? Mga humble yung mga ministers. Ngayon, madadaanan din ng konti yan, pero madadaan natin sa Paul. Yung sabi ko kanina, si Paul ay loko-loko, di ba, nung una. Hindi siya nakakilala sa Diyos, tapos naligtas siya. Kung naligtas siya, syempre, naglingkod na siya sa Diyos, natunay. At hindi lang basta katulad ng iba, talagang matapang, sigurado siya sinasabi niya, okay, pati nga sina Peter, inapagalitan. Ilang beses siyang talagang pag-minub siya ng Holy Ghost, alam niya, gumagugulpi na naman siya, sige lang. Kasi, parang nagmamadali na siya, parang tayo din, di ba? Lalo tayo nung pandemic, nung plandemic, lalo tayo nagmadali eh. Kasi hindi natin alam kung ano na mauuna, yung Panginoon, mapatay tayo. O, yung alam eh. So, lalo kang gaganahan eh, pag ganun. Sana, okay? Anyway, ganun si Paul.
talagang siya ay mamadali maglingkod. Okay? Pero nagtuturo po siya dito, again, itong mga letters ni Paul, ito ay talagang letters lang sa tao. Ha? So, tinuturoan niya sila. Kaya ito po ay binabasa actually sa mga mananampalataya. Ngayon, sa panahon natin lalo, inaaral natin to kasi napansin natin talagang every word dito accurate. God-inspired din. So, katulad ng Old Testament, sa New Testament naman, itong mga letter pala ni Paul, among many, ay pwede natin gamitin, dapat natin gamitin sa pag-instruct naman sa atin. Okay? So, ito nga yung 1 Corinthians 5, yung fornication, tiniwalag, and then sa 6, ito yung judgment, di ba? Within the brethren. So, hindi dapat yan. Huwag na kayong maghablahan. And then, sa 7, ito yung mga mag-aasawa, okay? Tsaka sa mga binata, kung dapat mag-asawa na, yung mga nawala ng asawa, ayun, pinag-usapan natin. So, yung letter na to talagang ano, practical. Kung ano yung meron sila doon, alam naman ni Paul, kung kilala ni Paul kung sino yung mga member doon, ano nangyari sa kanila. So, sa atin, ganyan din. Hindi tayo parang Catholic CCF na hindi kilala ng pastor yung ano, yung mga tao, di ba? Hindi biblical yun. Ayan, sabi dito, sa 8 naman, mabilis lang natin ito last week, no? Kasi ito yung mga sa Diyos-Diyosan, nilinaw natin. Kasi inaalala ko, natakil ko ng gusto ito eh. Kasi may mga Diyos-Diyosan, ba't yan may pastor may mga Diyos-Diyosan? Di ba lang alam nila, hindi totoo yun? Di ba nila alam eh, mukhang di naman totoo talaga? Eh, ako dati Catholic ako, so pagandong ka, wala kang magawa, kundi tinanong mo yung mga matanda, di punas-punas din sila dun. So, minsan, wala kang ano eh. Nagawa lang. Buti nga dito sa Pilipinas, nag-open tayo sa gospel. So, yeah, so na-share din ako. Oo nga, hindi na pala totoo yun. Tapos paglalo binasa mo sa Bible, hindi talaga. Okay, so, sana naintindihan natin yun. Okay, tsaka yung mga ano, yung sa mga kinakain natin. Ayan. Tsaka yung mga na-offend yung mga kapatid sa mga bagay na hindi naman napakahalaga. Okay, natakil natin yung last week. So this time, giving tayo. Alam nyo ba yung giving? Bigayan. Okay. Sino dito nagbibigay? Ng ano? Ulam. Okay. So, sa bagay natin, ito, mga bata pa kasi kayo, sa amin, mga adult, ang pera, ano yan? Kahit nga sa inyo, di ba? Pero kayo, minsan din yung iniisip yan, di ba? Kasi, umuwi ka lang, bahala na yung magulang mo doon. May kagkain, may pampaaral, di ba? Sa amin, mga adult, isend sa mga, kahit sa Bible, importante yan. So, ngayon, ito yung background ni Paul. Yung nasabi natin kanina sa nakaraan, may nag-e-examine sa kanya. Ibig sabihin, kasi dati loko-loko yung si Paul eh. Tapos ngayon, binibigyan nila si Paul ng support. Ganun kasi nangyayari dito. Mamaya, makikita natin yun. So, importante sa church, i-explain ni Paul ngayon dito sa chapter na to kung ano dapat natin ginagawa sa pera. Amen? Ganda to. Okay, so sabi diyan, ba't siya nag-umpisa sa am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen the Lord Jesus Christ? Are not ye my work in the Lord? Kasi nga, yung iba dito ay nagdududa na sa kanya. Ganito po kasi yan, kaya minsan ako, yung iba dito hindi na nag-church, di ba? Yung narinig ko, ayaw nang gumunta. Anong dahilan? Diba, alam natin ang ginagawang masama sa kanila. Pero kahit minsan wala kang ginagawang masama, alam nyo ba yung mga tao, nakakaisip yan ang masama. Ganun nyo, pag may hirapan na, inaasal ka na ng kaibigan mo, dahil sa church, nakakaisip yan. Tapos, manunod ka pa ng TV, mga sira uli nakikita mo sa TV, mga bakla, sabihin ni pastor, yung bakla, ganyan. Di ba, parang, ano ka ngayon, nagdududa ka sa sarili mo, sa pangunawa mo. So, si Paul, maganda yung ginagawa niya, ba't siya pinagdududaan? Yung problema kay Paul, may pangit siyang history nga. Kaya, unang lesson natin, bata, makinig. Ayusin niya buhay niyo. Ngayon pa lang. Sigurado ako, alam niyo na naririnig niyo sa akin at sa kahit saan naman.
Pwede naman magsisi in the future. Magloloko-loko muna ako ngayon. Pag 50 anyos na ako, saan ako maglilingkod sa Diyos? Very common excuse yan. Very common na ano yan. Ngayon, bata, hindi mo na ako makikinig. Kahit nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo na ako makikinig. Paglaki ko, saan ako makikinig? Tama ba yon? Hindi. Bakit hindi? Eh, sayang yung mga dapat na natutunan mo na. Saka, paano yun kung masanay ka nang hindi nakikinig? Hindi umaatin. Pa-skip-skip. So, tapos biglang papakada si pastor dito. Tapos kala mo, pinay-personal ka. Doon, para sa lahat naman yun. So, magkakaroon ka ng masamang kaisipan. Kaya, maganda, gawin mo na yung dapat mong gawin. So, yun nga, problema kay Paul, ganun yung past niya eh. Pero talaga naligtas siya. Walang duda. Eh kaso, yung iba, may sama nun eh. Kung pinapatay mo yung kamag-anak ni ganyan, ang hirap nun, bago ka mapatawad nun. Tapos magpipreach ka dyan ng tungkol sa Panginoon. So, kaya yun na-imagine ko dito kay Paul. So, kailangan depensa sa sarili niya kasi totoo naman talaga siya. Pero, so, hindi na yung sinabi dito. Yun ang aking ano lang, makikita. Okay? So, kaya isa sa mga sinasabi niya actually dito, yung legitimacy niya nga na apostol at siya ay malaya. Ibig sabihin, may mga bagay kasi siyang ginagawa na, for example, yung ginagawa niya, bago yun eh. Yung ginawa niyang evangelism, kakaiba yun sa mga ibang ginawa ng apostol. Hindi nga nasulat siya ginawa ng ibang apostol eh. Siya yung nasulat. So, may mga kalayaan siyang tinetay kasi nga, alam niya, itong ginawa sa kanya ng Diyos, pinapagawa sa kanya ng Diyos. Basta pag magawa niya yun, wala siyang pakialam sa rules ng iba at ginagawa ng iba. Okay? And sabi niya, have I not seen the Lord Jesus Christ? So, kaya alam natin na isa sa mga requirements sa isang apostol, pag title mo apostol, nakita mo dapat si Jesus. Dahil dito sa verse na to, no? Are not ye my work in the Lord? So ito naman, medyo ano na to. Ayan, sabihin niya sa verse 2. Tuloy ko na lang, ha? If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you, for the seal of mine apostleship are ye in the Lord. So pag sinabi lang pong apostle is sinugo. Okay? Pero obviously, very special title yun sa 12. Kasi sabi dun sa Bible, sa Gospel, wala lang kung sa Matthew, kung saan, sabi dun, and he chose 12 disciples, di ba? Pero ang dami siyang disciple eh. At sabi dun, in that yung 12, pinangalanan niya apostol. So obviously, iba yung level ng apostol. Okay, though Judas yung isa, kaya nga pinalitan nila na ano, namatay si Judas. Okay? So kasi sabi niya ngayon dito, okay, sige, kung hindi ako apostol sa iba, sa inyo apostol ako. Kasi itong lugar nga ng Corinthians, eh siya naman ang nauna dun eh. Siya nag-preach dun. Kaya sinabi niya sa Galatians, di nga siya pumunta sa marami ng Kristiyano. Gusto niya, talagang di pakilala si Jesus eh. Dun siya pumunta. Ngayon, kung naligtas, na-establish yung church sa Corinthians, tapos yung ibang magiging member dun, pagdududaan siya, ano yun? So parang may mali, di ba? Nga, yung iba siguro na-influensya ng ibang tao. Pero, kaya niya dinidepensa ang sarili niya, okay? So, ayan. So, iyan pa rin yung aking iniisip dati. Kasi, di ba, baptist din kami. So, iniisip ko rin. Ah, kasi tinitingnan ko yung iba, lumilipat ang church. Nasabi, wala na masama dyan, basta baptist. Sabi, iniisip ko nun, ano ba yung dapat? Okay? Ayan, na-preach din ni pastor nun, yung parang halaman ka nga, di ba? Psalms 1. Parang halaman ka na tinanim ka dyan. Dito ka natuto, dito yung history mo, dito ka naligtas. Kung di ka man naligtas, at least natanim ka doon, dito ka natuto. Ilang taon, tapos aalis ka lang for what reason? Kaya kung sobrang tindi, ewan ko, anong matinding reason. Sa panahon nga natin ngayon, di ka kailangan mag-abroad. Di ba? Ina-outsource na rin dito yan. Pero siguraling ganun, talagang wala ka ng iba. Mag-abroad ka, mag-anap ka ng ibang baptist doon. Okay lang. Kaya inisip ko, ano kaya? Ano bang ganda mag... Para maganda bang lumipat sa isang baptist sa malaki na, mga ganyan. Though, hindi ko rin halos naisip yun kasi yun nga, parang inagad yung umano sa akin. Dito ka tinanim, dito ka ginamit, dito ka na-train, dito ka na. So, yun yung ano dun. Kaya ngayon, ayun yun. Kung alam niyo yung mga Kristiyanong tipaklong tawag yan eh. Yung palipat-lipat ng church. May mga ganun. Madalas hindi maayos yun eh. Kaya lang kami ganun. Iba doon, umutang lang. Iba, nagwawala naman, gagawa ng kalokohan.
So, kaya tandaan niya na ito, isa sa mga principle bukod sa Psalms 1, dito, kilala siya, kilala sila ni Paul, nanatili sila doon. At hindi nila may tatanggi na ako nag-umpisa sa inyo, ako nag-disciple sa inyo. Kaya yung seal of my apostleship are ye in the Lord. Ibig sabihin, the fact na ligtas kayo dito sa lugar natin, evangelize to, sino ba gumawa niyan? Okay, medyo pinofocus niya sa sarili niya kasi nga dinidepend siya sa sarili niya eh. Medyo matindi kasi yung kanyang hinaharap dito at mamaya, lalo na sa giving, okay? 3, my answer to them that do examine is this, how have we not power to eat and to drink? So, pag binasa niyo to, parang kino-question sa kanya dyan, is nga yung katulad nung iba yung methodology niya, ganyan. Or, bakit siya sinusuportahan ng church? Ganun kasi yan eh. Wala tayo, magtatrabaho tayo lahat, tapos ilalagay natin sa offering. Tapos sinong may kinabang doon? In church. O sino ba ang trabaho doon sa church? Ayun, yung pastor, di ba? Pero yung iba din, missionary, katulad ni Paul. Kasi missionary siya, kailangan niya ng support. Hindi na siya, minsan nagkatrabaho siya, minsan, pag puro katrabaho, paano mo magagawa yung ano mo? Di ba? Eh, gusto mong mag-full speed ahead ni Paul, kailangan niya ng pera. Okay? Kaya, sinasabi dito, have we not power to eat or to drink? So, ibig sabihin, nagpipreach ako, magsipag kayo! O, okay, Paul, ikaw din, magsipag ka rin, magtrabaho ang sarili mo, bakit mo okay yung pera namin, bakit mo, di ba? Ibig sabihin ito, okay lang sa akin dapat, supportahan nyo at kumain ako dahil sa pera nyo. Yan ang sinasabi dyan, ganito ito. Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord and of Cephas? So, ito naman sinasabi dito, na may mga asawa pala yung mga pastor. Ito, isa sa mga reference. Kasi pag sinabing ililid mo yung kapatid, yung asawa, ibig sabihin, ikaw yung leader, ikaw yung papakain doon. Pwede ka magpakain kung wala kang pera. So, kailangan mo yun. So, especially yung mga full-time worker, minister, pastor, kumukuha po yan. Baka hindi nyo alam. Kaya sinasabi ko na sa inyo, doon sa pera sa church. Amen? Eh, karamihan sa inyo, hindi pa kasi nag-tides, kaya hindi nyo pa alam. Pero, para alam nyo lang at dapat nyo lang malaman, di ba? Na walang libre. Di ba? Yung ilaw, yung aircon, yung lahat ng gadget na yan, walang libre dyan, di ba? Saan natin kukunin yan? Sa atin, may nag-support ng konti. Kulang yun. Pagkain lang ni Stephen, kulang pa yun. So, paano yun? Kaya nagtatrabaho si pastor, di ba? Kaya ganun disciple eh. Pag kailangan nagtrabaho, ayun. Mamaya, sabihin niya dito yun. Eh, kaysa naman, hindi ko natuloy yung ano, ginagawa ko. So, nagtatrabaho siya minsan. Pero, yun nga, pag meron talaga, hindi naman yun kalabisan na kumuha ka siya dun. Kasi yun nga ang pondo nga ng church yun eh. Ama, yun din yung pondo, pera. Okay. So yeah, so again, ano yan, malinaw yan na ito yung mga si Sifa, si Peter, yan, meron silang asawa. Yun yun. Kaya kung meron kang asawa, tapos full-time kang preacher, paano yun? Sakuha ng pera sa church. Okay? Ganyan yan ha. Or I only and Barnabas have we not power to forbear working. So, ito kasing si Barnabas at si Paul at time na to is mga single. Kaso nga, full speed ahead sila sa ministry. Kaya sabi niya dito, pinili nila na hindi na magtrabaho. Again, nagtatrabaho siya pag kailangan. Ganun dapat. Mamaya, mabanggitin din natin dito. Pero minsan, pinili niya, yung power dyan is pinili niya. Na, sige, kung ano meron dyan, pero kukuha ko sa pondo ng church. Kasi, nagtatrabaho ko eh, di ba? So ito, mayroon siyang maraming example dito. Una, soldiers. So, sino dito ang sundalo? Di naman. Kahit sino ka pa eh. Sa amin, yan, lahat siyang bayad dyan pag kami, nag-training sa ibang bansa. Hindi ko pa naranasan yun. Pero pag pinag-training ako sa ibang bansa, babayaran ako nun. Meron kaming disbursement yan eh. May posesa yun. Alam nga namang mag-training ka, mag-trabaho sa ibang bansa, tapos ikaw magbabayad. Eh, trabaho mo nga yun sa kumpanya, di ba? So, bukod sa sinasweldo mo, sila magbabayad ng aeroplano, pagkain mo dun. Sarap, di ba? Kaso, mag-trabaho ka dun. So, ganun din yung sundalo. Alam nyo ba yun? Kaya kung nakakwento ko lang dalas na siya yung mga gera, di ba? Kung sa US, kaya galit na galit sila nung iba. Ang daming ginagawang gera ng US.
Siyempre, yung mga tao, tayo nagbabayad ng tax, kailangan ba natin magbayad? Kailangan ba natin girahin yan? Eh, alam niyo yung US ngayon, yung isang racket lang doon, ano yun eh? Million. Hindi ko kabisado lahat ha, pero ganun. Yung F-35 daw, yung pinakamaganda nila ngayon. Pag lumipad yun, nag-practice lang yung ano, yung pilot. Kaching-kaching yun. Automatic yun. Laki ng binabayaran ng mga taxpayer doon. So, sasabi niya dito, ganun din, di ba? Sasabi ni Paul, oh, bago ba sa inyo yan? Ba't kayo, ba't yung samantingin nyo kay pastor na umukuha doon sa ano? Nag-o-offering kayo doon, tapos si pastor, kakainin lang yung offering. At parang bago kayo, eh, isundalo, ganun din eh. Di ba? Oh, normal yun, sinasabi niya. Intindihan niyo ba? Yung may discover ba kayong bagong lang dito? Ay, ganun pala si pastor. Kaya nga ako, nagkatabahan muna para hindi kayo mabigla. Amen? Para ma-establish kayo, bago kayo, kunwari, si Brad, umaman si Rain. Hindi na siya magtatanong, kunwari, si ano, doktor na si ano. Sino go, doktor? Hindi manghihinaya mag-tice kasi bata ka pa, wala ka pang muwang eh. May gawain na, di ba? Tuloy-tuloy na, hindi ka pa nag... Pero pag ano, hindi ka na manghihinaya, ganun po pinagpapala yung mga church, okay? Ano pa? Yung mga nagtatanim. Okay, yung tatanim ka ngayon, uy, huwag kang pipitas dyan, ha? Pwede ba yun? Ang dami mo yung inano, tapos di ka malang pipitas. Ano yun? Sino nagtrabaho sa Jollibee? McDo. Ganun yun. Pag may sobra doon, iuwiin. Ay, mga uuwiin. Hindi nila yung uuwiin, di ba? Ginagawa nila, kinakain, binibili. Ng samurang halaga, di ba? Pero alam ko doon sa nakakwento lang ni Brad, may lunch lagi sila nung ano yung... Yun yung kakainin nila. Ay, sama naman. Kinakain nila yung pagka... Hindi. Ganun talaga. Partaker siya nung fruit. Yung bunga ng ginagawa niya ng trabaho. Okay? Ganun din naman. Nagpapakain kunwari ako ng ano? Ano ba yung mga flak? Mga tupa. Tapos gagatasan mo. Baka. Ang sama naman ni Pastor, ginagatasan yung... Kaya ako nga pinapakain, para gatasan ko eh. Diba? Masama ba yun? Hindi, okay. So kaya nga, ayusin mo yung alaga mo, maganda rin ang gatas niya, madami. Habang dumadami yung flock, humihira, pero dumadami rin yung benefit, diba? So meron pa siya dito, pati batas, dinamay niya pa yung Old Testament. Kasi sa Old Testament po, itong verse na to is medyo parang, pag tinignan mo, kakaiba. Okay? Kasi nabanggit doon, thou shalt not muzzle the ox or the mouth of the ox that treadeth out the corn. Okay? Actually, sa Old Testament, walang corn yan. Alala ko lang. Okay? So, bakit sasabihin ng Diyos na pag nag-atrabaho yung ox, huwag mong bubusalan yung bibig? Diba? Ganun lang sinabi sa Old Testament eh. Pero kung ini-interpret ni Paul, ah, kaya pala sinabi ng Diyos yun. Kaya sabi niya dito, that God take care of oxen, for oxen. Sinabi lang ba ng Diyos yun dahil mahal na mahal niya yung ano, baka? Sabi niya dito, hindi. Sinabi niya, ano, okay, sa baka una. Pero sa kanila din, mga lingkod ng Diyos. Kaya pala daw, pag nagtatrabaho ka, dapat kumakain ka rin dun sa trabaho mo. Okay, again, kung ikaw ay nagsasaka, sa kinasaka mo, or yung ibang pinagbentahan niyo yung ano nyo, kakain ka rin doon. Okay? Kaya sabi dyan, for our sakes, no doubt, this is written, that he that ploweth should plow in hope. Ibig sabihin, pag nakikita mo nga, katulad sa Jollibee, ganyan-ganyan ka ng burger dyan, sarap naman ito. Ang dami mo nang ginanya ng buong araw na yun, hindi ka wala nakakain sa mga, di ba? Naglalaway ka lang. Kaysa magnakaw ka, eh, magaling yung manager. Siyempre, ayusin nyo lang, iba dyan sa inyo. Pag ikaw, hirap na hirap ka, nagtatrabaho ka, at least may aanihin ka. Amen. Intindihan nyo ba yun? Kasi yung ibang pastor, pag medyo mayaman na, pinagpala ng, ang sama ng tingin ng iba. Again, tayo naman, hindi tayong papayaman ng gusto. Kasi ninunta tayo sa Bible, kasi talagang di rin maganda yung mayaman. Lalo na paglingkod ng Diyos. Ngayon, talagang umaabaw na yan, kung mangyari man yun. Diba, ang sama ng tingin sa'yo. Kaya, tandaan nyo yan, ha? Ah, nandito pa kayo nun. Huwag gano'n.
at pagpalaan kayo ng Diyos. And that he treasured in hope should be partaker of this soul. So ganoon lang, ibang pagkakasabi lang. Basta ibig sabihin, pag umaani ka, nagkatrabaho ka, dapat mabiyayaan ka, di ba? Maabunan ka. So kaya ginagamit niya sa mga company ngayon, di ba? Talino to kasi biblical principle ang ginagawa nila. Para lalo yumaman, ganahan yung ano nila, tulad si Smart, di ba? Ganyan Smart eh. Biro, may bonus yan. Biro mo, may sweldo ka na. May 30th month ka na. Pag natuwa pa yun, no, maraming kinita. Mayroon pa silang yung pang another na ano, hindi naman kailangan ibigay. Mayroon bonus, iba, mid-year, mayroon pang end of. Ano ba ba? May manager's bonus. Kung ano man yan. Pag sobrang ano. Meron iba, pabahay. Pakotse, pabigas. Sa amin, ano, wala eh. Hindi. Sa amin, meron kaming ano. Car allowance. Gas lang. 1.5 lang. 3,000 a month. Eh, swerte ngayon. Hindi ginagamit, di ba? So, eh, blessing yun. Anyway, yung ginagasabi ko. So, masarap yung umaani rin, di ba? So, ito naman sabi dito, if we, so, sinasabi niya, kaming mga lingkod ng Diyos. Okay? Kung kami naman ay nagtatanim sa inyo, for example, yan, nakita niyo naman yung gawain natin dito, di ba? Ang dami natin tininuman, tinuruan, sinolwin dito, sinaga, pinalo up, in-advise, nawawala lang. Yan ang mismong ano natin eh. Yung ating produkto, tao. So sana nakikita natin yun na mahirap yan. So ngayon, nagtanim na nagtanim, spiritual, tinuruan, nagbigay ng example, maraming bagay pa. Kasi sabi ni Paul dito, is it a great thing if we shall reap your carnal things? So, ano yung spiritual things? Yan nga, turo, aral, gopala, spiritual. Ano yung carnal things? Worldly, katulad ng ano? Ng pera. Diba? Masabi niya, pag nagtanim ng carnal, parang kanina nga, yung gatas, diba? Pinakain mo ng pinakain, hirap ng titigas ng ulo mo, babaho pa ng mga baka na to. Di? Pakainin mo araw-araw, pag ano, meron kang gatas. Eh kung madami yun, hindi lang sa iyo, may benta mo, di ba? So yun, umaani yung farmer kanina, yung ano. So ganito, parang pinapaliwalag na ni Paul na huwag kayong ano, maiinggit. Di ba? Kasi hindi madali rin yung magpastor, ganyan. Kaya huwag kayong ano, pag... yun nga, si pastor, nag-expect na lang bibigay din kayo. Okay? Sa case nyo, matagal pa yun, di ba? Sana, manatili kayo. Imagine nyo kung wala kayo, di ba? After many years, sama ng, ano, ng pastor nun. Pastor, ganun lagi kwento sa amin. Anyway, nangyayari yun. If others be partakers of this power over you, are not rather we. Okay? Are not we rather. Ano sabihin nun? So, another paliwanag ni Paul. Eh, yung iba nga, nakikinabang sa inyo eh. Sino yon? Sa case natin, sinong nakikinabang sa nagtatrabaho tayo? Automatic, kaltas. Gobyerno, di ba? Ang tax namin, 25% yan. 23, 24, ganyan. Kaya pag, ay, masaya ka, may sweldo na akong 20,000. Huwag mo i-compute yun. Ang compute mo yung gross. Kasi babawasan yun. Alam nyo na ba yun? Di ba? Tax. Inabawas yan. Lahat na nagtatrabaho. Tinuro na yan sa inyo. Sa amin, hindi tinuro yan. Kaya nabigla ako dati. Anyway. So, eh sabi ni Paul, eh yung iba nga. Katulad ng gobyerno. Nakita nyo yung gano'ng kapurap yan. Eh sabi ni Paul, kinukumpara niya yung sarili niya. Yung mga pastor talagang, wala, talagang puro palabas yan sa umpisa. Tapos nung aani na, ayaw nyo. Sama natin. Galing ng paliwanag ni Paul. Sana sabi nito, kung may aani man sa inyo, huwag kayong maingit kasi lalo na kami, yung mga gobyernong corrupt na yan eh. Walang kalaban-laban tayo, bigay tayo dyan. Tapos yung lingkod ng Diyos, parang nanginayang kayo. Kasi sabi dito, nandito niyo ba? Kaya sabi dyan, nevertheless, we have not used this power. Ano yung sabihin nun? Hindi siya namumulekta. Minsan, yes. Alala ko talaga yung kwento ni Pastor. Kasi nga,
Yung ibang pastor natin minsan, hindi nakapaganda. So, nakikita si pastor. Yung ibang pastor daw, pag walang-wala na daw, eh kailangan yung pastor, sabi, lalapitan na yung member. Bad! Kailangan ko ng pera ngayon. Pwede ba yung tights mo next week? Bigay mo na. I-advance mo na. Ganun ba kapala mukha? Meron, sabi ni pastor, meron daw. Siguro, mabait or something. Kasi sabi dito, kasi total, andyan naman din yun eh. Kasi sabi ni Paul, hindi natin yan ine-exercise. Okay? Saan ba yun? Ayan o, nevertheless, we have not used this power. Kasi hindi siya nakumulekta. Nakumulekta siya kung meron. Naitindihan niyo yun? Hindi niya pipilitin. Hindi niya pupukpukin yung member na magbigay. Kasi nga, mamaya, explain niya pa yan. But rather, but suffer all things. Ibig sabihin, ay, wala. Diba? Hindi ang offering nyo. Bubuksan ko naman siya, wala eh. Kaya minsan, iniiwan ko na yun ng 2 buwan eh. 2 buwan, ah? Baka meron ng laman doon. Yun, lalo na yung mga nasa probinsya daw. Ganun. Kaya sabi dyan, kung wala, ay wala. Hayaan natin. Naawa na ba kayo? Lest we should hinder the gospel of Christ. Kasi ganito yan. Pag ang lingkod ng Diyos nakatingin sa pera, ano mangyayari? Pag wala ng pera, wala na rin paglilingkod. Eh. Wala ng pera eh. May mga ganun ba? Kasi sabi ng Panginoon, yung mga hireling. Kaya nasa ministry, nakita may pera doon. Pag wala na, eh wala na rin ministry. Bakit ako dyan? Diba? Ganun yun. Kaya si Paul, yung mga, kaya sabi sa akin yung in-ordain ako, pastor ka, patay kong patay yan, ha? Walang quit-quit yan. Kasi may mga ganun nga. Kung sa lama ako, ha, kung may nakikita siyang prospect na ayaman or something, tuloy. Pag wala na, ayoko na. O baka lumipat na. Kung saan. Importante ito pinag-usapan natin. Kaya sabi dyan, hayaan ko na. Lest we hinder the gospel of Christ. Kung wala, di wala. Tuloy lang. Natabaho siya. Bandang huli ng tabaho siya. Kasi kailangan niya mabuhay. Buti nga, wala siyang pamilya. Anyway, do ye not know that they which minister, ito na naman, kasi nalagyan niya ng proof eh. Baka sinasabi ni Paul yan, para lang siyang magkaroon eh. O, tingnan natin Old Testament. Sige, basahin yung Old Testament. Yung mga luma, alam na to eh. Pero yung sa Leviticus, Numbers, ang commandment sa kanila doon, okay, kayong mga Levites, wala kayong pera, wala kayong property na malaki ha. Meron lang silang maliliit na cities, pero wala sila nung katulad nung iba na sasakahin nila. Wala silang ganung kalaki. Yung mga Benjamites, mga Simeon, Judah, lahat yun, may party sila eh, sa lupa. Yung mga Levites, wala. Ikawawa naman kayo. In a way, pero may binigay sa kanila ang Diyos na pagkikitaan nila. Yung mga itong mga to, yung mga nagsaka, sila magbibigay sa inyo ngayon. Kung magbibigay sila. Pero dapat, ang utos ng Diyos, magbigay sila. Hindi okay na rin, di ba? Again, kung mapapanatili yung spirituality, kasi trabaho ng mga Levites yun, yung mga priest. Most na nag-o-offer, sila yung mag-uturo ng salita ng Diyos. Okay, so, give and take yan. Parang sa atin din ngayon. Di ba? Trabaho ka, magtatax ka, hayaan natin sila magpagawa ng kalsada natin. Di ba? Ganun yun. Eh, sabi dyan, do ye not know that they which minister about the holy things live off the things of the temple? So, ang gagawin ng temple, di ba, sino pinapatay doon? Alam nga namang magtrabaho sila para sa sarili nila. Ginagawa nila, yung mga nasacrifice doon, araw-araw naman, malamang. Kung matuwid yung mga yun, may mag-sacrifice, hindi pwedeng wala. Di ba? Nagkakasala ang tao everyday. No? So, lagi sila may pagkain ngayon. Di ba? Ganun lang. And they which wait at the altar are partakers with the altar. So, pag sinabing wait, ganun din po yan, naglilingkod. Okay? Kahit hindi ka priest. So, yung mga priest na nag-ganyan, nag-offer, yung mga Levites, linis-linis lang sila doon. Meron din silang parte, meron. Bandang huli, ibigyan sila noon. Okay?
So last na. May 10 minutes pa tayo eh. Even so, had the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Sa Tagalog, kung dati ganun sila, kumakain sila dahil sa binibigay ng mga other tribes, ganun din ngayon ang Panginoon ay inutos na silang nangangaral ng salita ng Diyos, especially mga ano nga, mga full-time ganyan. Yung talagang ano nila, should live off the gospel. Ibig sabihin, doon ka mabubuhay na. So, pastor, ikaw, eh, nag-gat na ba ako kayo? Ito yung problema sa iba naman, mali yung interpretation. Sabi nila, dapat, totally, preach ka lang. Wala sinabing ganun. Pag sinabing live off the gospel, makikipartake ka. Walang sinabing contingency, di ba? Iba sabi kasi, mayabang. Kami, talaga ako, nag-resign ako sa trabaho, bago ako magpasto, ang gandang, galing. Bandang uli, nag-business din. Ano yun? So, again, walang masama ka sa business kung ulang, di ba? Ang kailangan. Ba't mo kung pagmalaki yung nag-resign ka, di ba? At lalong wag mo sabihin yung ibang tao. Ito yung problema, kaya nga si Brad, ganun. Yun ang problema niya ngayon. Siyempre, wala siyang, ano, pag binitawan siya, paano? Di ba? Pero maganda niya kayo, pastor, okay naman yan. Giver talaga yun, kaya, kasi di siya pinapaalis pa, kasi nga, pero yun, yung mga kilala kong ganun, kaya nayari sila, hindi sila nag-college, Bible school. Yung panahon na yun, hindi ka pa nga sigurado sa sarili mo nung dapat eh. Kaya mo lang dapat, nag-Bible school ka, pero mag-aral ka, secular, di ba? Establish mo yung sarili mo, pag lalaki ka, especially. Yun ang aking ano dyan. Kasi walang sinabi nitong, should live only of the gospel. Hindi ang sinabing ganun. Tsaka, especially si Paul, kilala natin. Pag kulang na siya, nagatabaho siya eh. Diba? So, kaya yun ang paniwala ko dyan. Okay? So, malinaw ba? So, tuloy lang natin. But I have used none of this. So, after niya yung paliwanag, na maliwanag na maliwanag na, nalingkod ng Diyos, okay lang na support nga. Diba? Nagtrabaho ka, importante yung trabaho mo, hindi ka man lang, diba? So, malinaw na, diba? Pero sabi niya dito, but I have used none of these things. Dito lang pinaliwanag niya, pero hindi siya yung katulad ng iba rin. Yung iba naman, nagpaparinig. Nasabi, hindi ako nagpaparinig, pero nagpaparinig. Iba rin naman kasi nagtuturo, pero minsan yun ang paraan ng pagturo, nagpaparinig. Pero ako, ang style ko, yung pag talagang topic, maliwanag yan. Pag nasa labas na tayo, yung palinig, masama yun. Diba? Abad! Yun nga, katulad nun. I-advance mo na yung tithes mo. O kaya, yung iba, nagpaparinig. Ba't meron kang buhago sa patas, wala ka man lang, ano, hindi ko naramdaman sa inyo. Mga ganun. Hindi ka man yung naglagay dyan. May bago ang sasakyan. Wala man lang lumubo sa offering. Diba? Mga ganun. Huwag ka na magparinig, alam na dapat nila. Kung hindi nila alam, di turuan mo ng tama. Pag sila ay parang, yun nga, yung baka, pinagpapala kasi ang galing mo mag-alaga. Kain, linis. Gaganahan yun. Sige lang. Ganatasan mo lang ako. Di ba? Ito yung maganda mga sinabi ni Paul. Eh. Gusto ko eh. Nakakaiyak na natin. Sabi niya din. Neither have I written these things that it should be so done unto me. So sinulat niya to para gawin sa kanya. Hindi. Kasi again, matagal na yun eh. Hindi lang naman sa kanya applicable yun. Okay? Kaya ito sabi niya, dito nagkakasubukan. For it were better for me to die than that any man should make my glorying void. Ano yung sabihin na? Mas gusto niyang mamatay kaysa mabaliwala yung kanyang glorying. Ano yung glorying? Ano magawain niya? Diba, doon ang, ano, yan, ang kanyang glory sa pag-preach. Yan, tuloy natin sa 16. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. Sa Tagalog, kahit with support, walang support, with rice or no rice, I preach Christ. Ganun yun. Sabihin, o sige, anong pinag-iisip nyo dyan? Sige, huwag kayo magbigay. Natabaho pa rin ako. Ano yung sabihin nun? Necessity, kailangan kong gawin to. Nilagay sa balikat ko, kailangan mong gawin to. Kaya sabi niya, pag hindi ako nag-preach, ayoko na rin.
mas gusto ko nang mamatay, sabi niya. So imagine niyo, no, 50 siya, mamatay na, wala mo lang tumutulong. Mas gusto daw niya yon. Amen? Pastor, ganun ka ba? Palagay niyo. May kita mo yan sa preaching. Kunwari, alam ko na walang ibang pupunta dito pag matindi tayo sa preaching. Eh, yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Di, ganun din yan. Equivalent na, di ba? Ibig sabihin, alam ko yan. Nakita ko na yung style ng ibang. Paano mang bola eh. Pwede ko na lang gayahin yung loko-loko din ako. Pero ba't ko ipipreach yung Bible? Kasi, ibig sabihin, baliwala sa akin yan. Umalis si Brad dito. Kunwari, si Brad ay naging bakla. Kunwari si Jared. Kasi, mapreach ako sa bakla. Hindi nagalit si Brad ngayon, umalis. Lang pa kailang, di ba? Ganun yun. Kaya si Joshua, ano ba? May nag-asawa ng iglesia ni Manalo. Ganun pa rin. Kung ano pinipis ko ngayon, ganun pa rin. Dahil wala akong pakialam. Kung sinong umalis dito, mapunta dito, dahil sa pera. Amen? Kasi diniscuss na natin, obviously, napasok dun yung pera. Isa membership, may pera. So, habang pinipreach mo ngayon yung totoo, masakit man yun o hindi, mapulang man o hindi yan, equivalent kay Paul. Amen? Wala ka pa kailan kasi darating yung panahon, katulad niya, San Mateo, nakauso mga bakla dito. Ang hirap kumuha ng member dito. Diba? Kung ganyan ang mensahe mo sa Bible. Pero wala ka pa kailan. Yan ang sabi ko. Kaya sabi dito, kailangan ko i-preach ang gospel, woe is to me if I preach the gospel. Okay, so tuloy ba natin? Saka na, okay. Mayroon pa tayong mga ilang verse, pero actually pag binasa niya yan, pare-pareho lang yan. Kinasabi ni Paul, gano'n siya kaseryoso sa ginagawa niya, mag-support kayo o hindi, bahala kayo. Eh, ginagawa lang niya yung tama. Amen? Okay, so wala kasi ang meeting ngayon, kaya di rin mamadali. May question ba? Salamat sa Panginoon. Nasa na si Pami? Nangyari. Okay, sige, di bali. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa napagandang topic nito, Lord. Medyo practical and at the same time, Panginoon, medyo ano din siya. Sa iba, possibly, ay ito masyado direct, Panginoon. Magdating sa giving, Panginoon, at responsibility ng bawat isa. But ito po'y Bible, ito po'y sinasabi, malinaw, at binigay sa napakaraming proof. So I pray, Panginoon, bawat isa sa amin ay itindihan namin yung katotohanan nito na may party kami sa gawain. At isa dyan, Panginoon, hindi lang pag-attend, pag-support, but also financially support, Panginoon. Makita namin po, napaganda na ginagawa niya. Ano ba naman na tumulong bawat isa sa amin. So I pray, kayo po magpala sa church nito, Lord, kahit maliit pa lang kami, at least yung mga dito, Panginoon, establish, matalino sila, sila ng magandang character pagdating sa inyong gawain, mahalin nila ang inyong gawain, salita. So, yun lamang po, Lord, kayo pong mag-agabay muli sa aming mga trabaho, sa aming soul winning din, Sabado. Kaya, hindi maadlangan, Panginoon, babaptize. Yung sa aming plan, Panginoon, recreation, Panginoon. Kaya, salamat po, Lord, medyo nagluwag ulit. Ano man yan, Panginoon, I pray na tuloy-tuloy na ito, Lord. Mga magising ng mga tao, Panginoon, laban sa mga anong gawa ng kaaway. Salamat po, Lord, kayo mamalalati in Jesus' name, I pray.